Last episode, iba't ibang problema sa mga insekto ang nilabanan ng ating mga contenders. Kay na-atake gini ka stemborer, mga 20 days or 25 days. Minimal ang akong ang insekto sa akong humay, gamitan ako alika o bertako. Kontrolado na nga ang mga insekto, pero may mga iba pa ring salot sa palayan ang kinakaharap ng ating mga kapartner. Yan ang mga sakit sa kanilang mga tanim na palay. Alamin natin ang mga agrikwentong yan dito sa Ortiva Talk sa Annie Challenge! Ang humay na ako, action kong kabalaka kay nagsugod na siya o kining kwan ba? Kaning rice blast. Kasi pagpunggos na umatake, lahat damage. Malamang lugi o failure nga kung ideklara ng ating mga kapartner ang kanilang cropping season kung napabayaan ang mga sakit na dulot ng bakterya, virus at fungi. Kaya mainam ang wasto at maagap na paggamot sa mga ito upang tuluyang hindi lumala at makahawa sa buong sakahan. Pero, ika nga nila, the best pest and disease management control is prevention. At believe naman ako dahil karamihan naman sa ating mga kapartner ang naniniwala at gumagawa nito. Maeman makapreventa daan para atong humay, safety siya. Atong humay, dili siya masakiton, mga mahilti yun para makita na ito ang atong abot na maayog yun. Nag-apply ko sa harmonic, kasi wala blight, nag-apply gina ko for pan, product control daan. Sa ako ang pagka-farmer, idala rin ako ang tulo kape. Pag-atiman, pag-asto o pag-ampo. Kaya sa ato ang pagpanguma, ang Ginoo rin nagahibalo sa pag-bless ato ang ginatrabaho. Management na yun ay importante. Gikan sa pag-land trip, patubig, gamit sa mga insecticide nga angayan gyud sa humay kay unsay nakita nimo nga manarap nga angayan ana nga bidisina mo gina itira nimo. Ang pagiging maagap na sinamahan ng sipag at magandang teknolohiya sa pagsugpo ng mga insekto at sakit sa palayan ay importante talaga para hindi na tuluyang maubos ang mga tanim. Ano naman kaya ang iba pang sakit sa palay ang nilalabanan ng ating mga kapartner sa kanilang standing crop ngayon? At paano nila ito iniiwasan? O sa karon kay nagkuan ang kanabi ang uran init, ang seed blight amugid man ang kuan ning daw nakakuan sa amon humay karon. May ara gid siya nga nagkuan ang iyang dahon nang daw nagiluwis. All kita nako dito nga kanang gitawag nga blast. Naapoy ubang mga portion nga naay blight. Kung hindi nimo maisprehan, maubos ang imong humay, magiluwis ang imong kuan, ang imong dahon. Pagbunga niya, magkuangid ang kuan, sakit nga nikrat. Nga dito na gid ang damage niya nga dako. Kaya hindi naman nimo mapuslan ang iyang bunga. Muna nga kinahanglan, mag-ispray ka sa mga fungicide. Always ang fungicide, kanunay na kung nanggiabay yun, para yun nga dili masudlan o punggos ang humay. Mao ni ang akong umakaron, maayo, wala kayo'y sakit. Akong pong gigamitan o ganing para sa punggos, katong Armore. Sa pagkakaroon ako, 3 years na ako nagamit o Armore. Kaya nakita na ako nga tsadagid ang iyang resulta sa paggawa sa bunga. Limpyo ang plaglip, limpyo po ang bunga. Muna nga ang tod karon, Armore ragid akong gikwan. Kaya nasad siya'y kwan, dili lang siya kay fungicide, foliar fungicide po siya. Mo sinaw bitaw siya ma, mang itsura, then mo bugat po siya.
kanang sa armory pod ang ipik ana tiada kaayo makontrol niya ang mga sakit, mga sapat tungod kay ang atong humay gwapo siya punuan, blooming kay siya, hamis og dahon, kanang clear kay siya. Mo nang ang mga sapat dili gyud sa moduol. Pag na-spray mo yan, parang nag-apply ka ng fertilizer. Kasi yung suwi, nakikita mo, tumataba. O, sa una, nagamit kong armory. Tapos, naundang lang ko ito kaya naka atin po lagi ko ka ng mga farmers meeting niya usay ay luhon ta nga maura man ni sulura adire testing ini so intray ko tan-aw na ko minus man iko balik na lang ko ning armory ngano labaron pa mga kukulo ngita pa man taglain nga mayo man ang epekto kita gyus bunga ba labi nagpaduko na siya sinaw gyud siya kumatay nindot kaya ultimo gani ang kuan kanang bayer. Natural, stricto nga bayra, naon ang palay. Minsan, sinaw kayo yung kuwan, no? Kanang panit ba? Kanya, i-compare sa uban. Lahi lagi niyo, ha? Wa sila kabalo nga kuwan di ay. Armory di akong kuwan gitira. Hindi na ako lilipat pa sa iba. Yung armory na ang ilalagay ko kasi diyan ko nakita at saka na-probe ko talaga na yung harvest ko tumaas. Isang importanteng aspeto rin sa pangangalaga ng ating mga palay ang pagpapanatiling malusog nito gamit ang wastong nutrihina o pataba. Di man lingid sa kaalaman ng lahat, pero may malaking dagok kinakaharap ang ating mga kapartner kung fertilizer ang pinag-uusapan. Isa po siya sa ang hinungdan sa nga matakbuyan o mga diseases. Isa po sa epekto na sa sobrang paggamit po sa nutriheno nato sa atong abono. Napakahalaga talaga sa pagsasaka ang plant nutrition at epektibong pamamahala sa mga peste at mga sakit. Lamang dito ang may agri kaalaman at handang tumanggap sa mga makabagong teknolohiya dahil nakasalalay dito ang minimithin ng lahat na maging on top sa masaganang ani. Abangan sa susunod na episode. Pag yun na siyang maobserbaran, kaya nakita mo na ko ang barog sa humay nga himsog ayo, gikan sa punuan, hantod siyang uhay. Ma-expected ako sang taas kay karon nakita ko pala nga daan sa tindog sa atong humay, maayogin. Dito lang yan sa Ortiva Top sa Ani Challenge.